Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, tungkol sa mga babanggitin ko ngayon, hindi ko kayo maaaring purihin. Ang inyong pagtitipon ay hindi nakabubuti kundi nakasasama. Una sa lahat, nabalitaan kong kayo'y nagpapangkat-pangkat sa inyong pagtitipon. At ako'y naniniwalang may katotohanan iyon. Kailangan bang magkabukod-bukod kayo upang makilala kung sino ang mga tapat? Sa inyong pagtitipon, hindi banal na hapunan ang kinakain ninyo, sapagkat ang bawat isa sa inyo'y nagmamadali sa pagkain na kanyang dala, kaya't nagugutom ang iba at ang iba na may nalalasing. Wala ba kayong sariling bahay upang doon kumain at uminom? O hinahamak ninyo ang simbahan ng Diyos at hinihiya ang mahihirap? Ano ang gagawin ko ngayon? Purihin kayo? Hindi. Hindi ko kayo pupurihin. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus, noong gabing siya'y ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinaghati-hati ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Gayun din naman matapos maghapunan ay hinawakan niya ang kalis at sinabi, "Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kalis na ito, ay ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Kaya nga mga kapatid, kapag nagkakatipon kayo upang kumain, maghintayan kayo." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga paghandog, pati mga hain at mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig sa dambana dalhin, upang yaong salay iyong patawarin, sa halipang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko upang ika'y dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto, nasa kautusan ng mga turo mo. Ang nais kong sundi iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag. Saan man magtipon ang iyong mga anak, di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Silang lumalapit sa iyo'y dulutan ng ligaya't galak na walang kapantay. Bayaang sabihing ang puon ay dakila na naghahangad maligtas na kusa. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Magsitayo po ang lahat. Aleluya, aleluya. Kay laki ng pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, kaya't anak niya ay binigay. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang maituro ni Jesus sa mga tao ang kanyang aral, siya'y pumasok sa Kapernaum. Doon may isang kapitang Romano na may aliping mahal sa kanya. May sakit ang aliping ito at nasa bingit ng kamatayan. Nang mabalitaan ng kapitan ang ginagawa ni Jesus, ay nagpasugo siya ng ilang matatanda sa mga Hudyo upang ipakausap kay Jesus na puntahan
upang pagilingin ang alipin. Nang makita nila si Jesus, taimtim silang nakiusap sa kanya. Siya ay karapat-dapat na pagbigyan ninyo sapagkat mahal niya ang ating bansa, wika nila. Ipinagpatayo pa niya tayo ng isang sinagoga. Kaya sumama sa kanila si Jesus. Nang malapit na siya sa dahabahay, pinasalubong siya ng kapitan sa kanyang mga kaibigan at pinasabi ng ganito, Ginoo, huwag na po kayong magpakapagod. Hindi ako karapat-dapat na puntahan ninyo sa aking tahanan. Hindi rin po karapat-dapat na humarap sa inyo. Ngunit magsalita po lamang kayo at gagaling na ang aking alipin. Sapagkat ako isang taong nasa ilalim ng nakataas na pinuno at may nasasakupan din po akong mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya ay hahayo. At sa iba, halika, siya ay lalapit at ang aking, sa aking alipin, gawin mo ito. Ito'y ginagawa niya. Namangha si Jesus nang marinig ito at humarap sa napakapal na tao sumusunod sa kanya. Sinabi niya, kahit sa Israel ay hindi ako nakakakita ng ganitong kalaking pananalig. Pagbalik sa bahay, naratnan na ng sinugo na magaling na ang alipin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Makikita natin sa Ebanghelyong ito kung paano yung kawal na Romano ay may malaking pananampalataya na siya mismo nakiusap sa kanyang mga kaibigan na papuntahin si Jesus. Ngunit nung malapit na sa bahay, sinabi niya pa rin sa kanyang mga kaibigan, sabihin na, hindi ako karapat dapat. Sabihin niyo lamang po at gagaling na ang aking alipin. Kung saan makikita rin po natin, lagi natin ginagamit ito kapag tayo ay tumatanggap na ng banal na komunyon. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na patuloy sa iyo. Ngunit isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa simpleng pangwika na ito, makikita ang malaking pananampalataya ng kawal na Romano kung saan naniniwala siya na kahit sabihin lamang ni Jesus, gagaling na ang kanyang alipin. Naniniwala siya na kanumang naisin ni Jesus, kahit hindi siya lumapit dito ng taimtiman, ay talagang gagawin ni Jesus kung talagang nanaisin niya. Na tayo rin ay patuloy na niyahan ng Diyos na patuloy na maniwala sa kanyang pangako sa ating buhay. Sa kapatuloy ng ating pagdiriwang, sana maging katulad din tayo ng kawal na Romano ito na may malaking pananampalataya na handa nating sabihin sa ating Panginoon, hindi man tayo karapat dapat na lumapit sa Kanya na way patuloy niya tayong pagalingin at may gabayan sa ating buhay.